Takbo. Eh, mabilisan po yung ginawang pagnanakaw sa dalawang jewelry shop sa SM Mega Mall nitong Sabado. Base po sa kuha po na CCTV, 2 minuto lamang natapos po yung panluloob. Tila planado at organisado nga raw ang pagnanakaw doon na mga suspect na pinaghihinalaan ang mga miyembro po ng, syempre, ginamit martilyo. Martilyo gang. Nagbabalik po si Mark Zambrano. Sa mga litratong ito nakuha mula sa CCTV ng SM Mega Mall sa Mandaluyong, kitang-kita ang 5 sa mga suspect na papasok ng supermarket entrance eksaktong 6:56 PM. 7:04 PM, pumasok ang grupo sa Ace Hardware at bumili ng 2 liabi tubo o pipe wrench. Agad naman dumiretso ang 5 suspect sa ground floor na ito ng department store kung saan nakapwesto ang FNC Jewelry Store at The Jeweler. 7:26 PM, isinagawa ang pagnanakaw. Unang tinira ang The Jeweler at kasunod ay ang FNC Jewelry Store. Hinihintay na ng pulisya ang mga pahayag ng sales ladies ng 2 tindahan. Huli sa CCTV ang mismong pagbasag at pagsamsam ng halos 200 piraso ng alahas na karamihay gawa raw sa Saudi gold. Hagip din ang isang suspect na armado ng kalibre 45 baril na ginamit umano para paputukan ng 2 beses ang isang gwardya at para mabulabog ang mga tao. 7:28 PM, natapos ang pagnanakaw at nakatakas ang mga suspect. Sa loob lang bali ng 2 minuto, naisagawa ang krimen. Naiwan sa crime scene ang mga liabi tubong ginamit sa pagbasag. Nagkaroon ng commotion na eh. Nung nagpaputok ng 2 beses, nagkaroon na ng commotion. So, sinasa nagkagulo, sumabay na sila sa agos ng mga tao. Yung mga gwardya, hindi na ma-determine kung sino yung mga suspects. Buti na lang at hindi nakipagpalitan ng putok ang mga gwardya dahil baka raw may nasaktan sa kaguluhan. May nakita rin silang bakas ng dugo mula sa crime scene patungo sa ground floor at basement ng mall na maaaring nagmula raw sa isang suspect na nasugatan dahil sa pagbasag ng salamin. Umaasa ang mga otoridad na mahuhuli ang mga suspect base sa makukuhang CCTV footage na ngayon hawak-hawak pa rin ng mall management. Mark Zambrano, GMA News. Inaiwasang magkagulo ang mga tao sa loob ng SM Mega Mall sa Mandaluyong dahil sa putukang gumulat sa kanila pasado alas 7 ng gabi noong Sabado matapos yan ang panloloob ng mga hinihinalang miyembro ng Martilyo Gang sa 2 jewelry shop doon. Nakunan ng ilan nating Hugh Cooper ang nangyaring gulo roon, ha? Ito pa, panoorin po natin muli ang report ni Mark Zambrano. Bandang alas 7:30 na bulabog ang upper ground floor ng SM Mega Mall Building B. Sa eksklusibong video na ito, makikitang nagtatakbuhan ng mga tao matapos umalingaungaw ang ilang putok ng baril mula sa loob ng department store. Maya-maya pa, nagdatingan ng mga pulis at mga security guard ng SM. Agad kinordunan ang unang bahagi ng department store kung saan ninakawan ang 2 tindahan ng mga alahas, ang FNC Jewelry Store at The Jeweler. Sa tulong ng CCTV ng Mega Mall, nakunan ang mga suspect. Lahat sila, pare-parehong nakasuot ng puting damit. Ang isa, nakaputing sombrero. Dumiretso sila sa mga jewelry stand sa may entrance ng department store at saka isinagawa ang pagnanakaw. Ang 2 suspect, nahagip ng kamera na may hawak na liabi tubo o metal wrench na ginamit daw ng mga suspect sa pagbasag sa mga estante ng alahas. Base sa investigasyon ng Mandaluyong Police, sa isang hardware sa loob din ng mall, binili ng mga suspect ang mga liabi tubo. Kung makikita mo, lahat sila naka-white eh. Casual lang sila na according ng mga witnesses natin sa loob. Then, without any provocation, bigla na lang nilang binasag yung wrench na i-base pa namin dun sa mga previous cases na mga arrested members ng Martilyo Gang. Pagkatapos ito, pasimpleng umalis sa mga suspect, pero nagpaputok daw muna ng baril para mabulabog ang mga tao at di sila mapansin. Si Hugh Cooper Alan Joseph Wizan, naglakas loob lumabas sa isang restaurant para alamin ang sitwasyon. Sabi nangyari, kuya? Putukan eh. Putukan talaga? Ang ibang tao sa mall, nagsimula ng maghiyawan. May mga tumakbo papasok sa isang fast food chain at dali-daling ibinaba ng mga waiter ang roll-up door. Sabi nangyari kasi? Hindi na makamarin sa random eh. Kahit sino binabarin eh. Hindi nila alam kung sino pa? Hindi nila alam eh. Hindi nila alam kung may buhang may hostage eh. Huwag na masana. Si Hugh Cooper Murlizondra naman, nadaanan ng ground floor kung nasaan ang hinold up ng mga tindahan ng alahas. Naroon na mga gwardya. Ang mga estante ng mga alahas nagkabasag-basag. Pinigilan na siyang makakuha pa ng ibang video. Sa kuha naman ng Kabalikat Civicom, makikita ang parting ito ang nakuna ng alahas. Scary talaga, no? That he cried that
some of the kids cried. Oh, syempre, ni-nervyos kasi hindi namin alam kung anong gagawin namin. Mark Zambrano, GMA News.